Kadalasan ho, iniisip natin bilang mga Kristiyano na ang araw ng mga puso ay February 14. No? Kaso nga lang, sa totoo lang, yung February 14 ay naging commercialized na ho. Nagmamahal ho ang bulaklak. Dumadami yung chocolate na bibigay sa'yo. Tataba ka na naman. Maraming nagde-date. Tiba-tiba ang mga restaurant nito. Pero maganda sana tignan natin bilang Kristiyano na ang araw talaga ng mga puso ay ngayon hanggang bukas. Dahil ngayong araw na ito at magandang nataon na unang Biyernes ng buwan, ang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Bukas naman po ang kalinis-inisang puso ni Maria. Eh, hindi lang o isang araw, mga araw ng puso. At pinakita sa atin ni Jesus at ni Maria paano magmahal. Si Jesus pinakita sa atin na ang tao nagmamahal, nagbibigay ng sarili. Ang tao nagmamahal, inaalay ang buhay para sa minamahal niya. Kaya ang pwede nating maunang baon sa ating pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, na tulad ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, turuan din sana niya tayong magmahal. Dahil kung walang pagmamahal sa puso ng isang Kristiyano, anong laman ng puso mo? Galit? Puot? Sama ng loob? Ang itinatanim mo, hindi pagmamahal, kundi sama ng loob. Baka yun ang natatanim, yun ang laman ng puso mo. Sana naman hindi. Sana ang laman ng puso natin ay tulad ng laman ng puso ni Jesus. Puso na marunong magmahal. At ang pagmamahal ho ay hindi ho parang pakiramdam lamang. Iniisip po ng iba na yung pagmamahal ay pakiramdam, emosyon. Hindi ho. Kasi ang emosyon, nagbabago-bago ho yan. Mabilis ho magbago. Ngayon masaya ka, mamaya may inis ka. Ngayon ay inis ka, mamaya masaya ka na. Mamaya naiirita ka sa ngayon naiirita ka sa init. Mamaya pagpunta ka sa aircon, ako ginhawang-ginhawa ka na. Emotions change. But God always tells us that love is a decision. Pinili ni Jesus na mahalin tayo. Pinili ni Jesus na mahalin ka. At dahil pinipili ka ni Jesus, inaalay niya ang buhay niya para sa iyo. Para hindi ka mawalay sa Ama, hindi ka mawalay sa Diyos, kundi dahil sa pag-aalay ng buhay niya, inakay ka palapit sa Diyos. Pinipili ni Jesus. At sana bilang Kristiyano, matuto rin tayo magmahal tulad ni Jesus. Pinipiling mahalin, pinagpapasyahang mahalin. Sa atin, no, bilang mga Kristiyano, sa ating pakikipag-ugnaya, no, siguro sa buhay mag-asawa. Hindi araw-araw masaya kayo. Minsan may panahon na naiinis kayo sa bawat isa. May panahon na magkasundo kayo, sweet na sweet kayo sa bawat isa. May panahon din naman na parang ayaw mo makita ang pagmumukha niya. Pero kahit ganun pa man, pinipili mo pa rin siyang mahalin. Kahit na minsan pag-aawayan niyo ay toothpaste o kung ano ang papanoorin, pinipili mo pa rin siyang mahalin. Dahil ang tao nagmamahal, pinipili niya yung minamahal niya. Para sa atin po bilang Kristiyano, ang pinipili natin lagi ay ang Diyos. Ang Diyos na nagmamahal sa atin ang una. Ang Diyos na unang tumawag sa atin
unang pumili sa iyo para kanyang mahalin. At ang sukli na din natin sa kanya ay ang pagpili natin sa Diyos araw-araw. At dahil pinipili natin ang Diyos, natututo din tayong magmahal sa kapwa natin. Ang Diyos na nagsasabing, ibigin natin ang Diyos ng buong puso at isip at kaluluwa. At siya din nagsabi na ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Kaya mula sa ating pagmamahal sa Diyos, sana ito din ay umuusbong sa ating pagmamahal sa kapwa natin. At ang pagmamahal ho, hindi lamang po madali. Minsan, may mga pagsubok din ang pagmamahal. May pains din po ang pagmamahal. Hindi, huwag nyo sanang isipin na kapag nahirapan o nagkaroon ng konting discomfort o pagsasakripisyo, ay hindi nyo na mahal. Si Jesus Nazareno sa krus, sa kanyang pagyakap sa krus, tandaan ng dakilang pag-ibig niya sa atin. Ang krus, ang kamatayan niya sa krus ay paalaala sa atin ng dakilang pag-ibig niya na ibinuhos niya ang buhay niya para sa ating lahat. Kaya minsan ho, ang pagmamahal ay may konting sakit na madarama. Minsan, may pagsasakripisyo din. Naalala ko ang kwento noon ng isang mag-ama. Sila ho ay kumakain. At yung tatay ay kakain na rin. Pero yung anak niya ay mabilis yatang kumain, no? Nawala po sa isang iglap yung kinakain niya. At sabi ng anak niya, Papa, gusto ko pa, gutom pa ako. Mukha yata ang butas ang tiyan ng anak niya. At ang ginawa ng tatay, nagpalit sila ng fried chicken. Binigay niya sa anak niya yung manok para sa kanya. Ang ginawa na lang ng tatay, sinimot na lang yung tinira ng anak niya. Pagbibigay ng sarili, paglimot sa sarili, yan ang tanda ng taong nagmamahal. Pangalawa pong baon din natin, ang puso ni Jesus ay hindi lang pong pusong nagmamahal, kundi pusong marunong maawa at mahabag. Pinapakilala sa atin na ang Diyos ay ang Diyos ng awa. At sa pagiging maawain, marunong tayong umunawa sa kapwa natin. Hindi tayo mabilis manghusga. Lalo na ho sa panahon ho ngayon, ang bilis-bilis nating manghusga. Kahit hindi pa ho natin alam ang buong kwento, nako, may kanya-kanya na tayong pagkuro-kuro. Nabasa mo lang yung headline, marami ka nang sinabi. Pero maganda sana bilang Kristiyano, dahil tinutularan natin si Jesus na puno ng awa, unahin din natin ang pag-unawa. Unahin ang pakikinig. Unahin ang damhin ng kapwa na, ang hirap ng kapwa natin. Kadalasan kasi gusto natin tayo yung inuunawa eh. Gusto natin tayo yung iniintindi. Lahat susunod sa gusto natin. Pero ang taong maawain at puno ng habag, mas gusto niya siya ang magpakita ng pag-unawa sa kapwa niya. Kaya kung sinusundan talaga natin si Jesus, maganda rin nung natularan ang halimbawa ni Jesus. Siya na nagpapakita sa atin ng pusong nagmamahal, ang puso na puno ng habag at awa, at siya din na nag-aakay sa atin palapit sa Ama. Siguro dalawang baon na muna ang dalhin natin sa araw na ito. Kaya natin magsalita ng buong araw tungkol sa pagmamahal ni Jesus. Kaya natin pagnilaya ng ilang araw ang pagmamahal ni Jesus para sa atin. Pero sana bilang mga Kristiyano, ang ating pananalig kay Jesus, ang ating debosyon kay Jesus Nazareno, na siya ang unang nagmahal sa atin, ay maisalamin din natin sa ating patutunguhan.
Sabihin, bakit siya maawain ngayon? Parang nagiging maintindihin na siya, ha? Galing kasi siya ng Quiapo eh. Nagdasal kay Jesus Nazareno yan. Bakit maibigin na siya ngayon? Ang bait-bait na niya. Galing siya ng Quiapo. Nagdasal kay Jesus Nazareno yan. Sana ang debosyon natin ay makita din sa pamumuhay natin. Ang sinusundan natin ay si Jesus Nazareno. Tularan ng kanyang halimbawa. Tularan natin ang kanyang halimbawang ipinakita sa atin. Tulad nga ho ng page ni Father Jess na nagbasa ng ating ebanghelyo, lagi niya sinasabi, tularan si Jesus. At sana tayo din bilang mga deboto, sa ating pagpili kay Jesus, tularan natin si Jesus na nagmamahal at maawain sa atin. Amen.